Patani. Patani, ayan oh. Oh. Ayan na ganito patani natin. Labang. Labang lungan patani. Ito yung paligid ng bahay ng nanay ko. Ang dami niyang tanim na gulay. Hindi nga lang maayos yung pagkakatanim kasi tanim lang siya ng tanim. Kung may bakanteng espasyo, tataniman niya. Ayan, oh. Ito, patani naman to. Meron din siyang tanim dati ng mga ornamental dati. Kaya lang sabi ko, hindi mo na mapapakinabangan yan. Kaya nagtanim na lang siya ng gulay. Jibanger, patani pa din jibanger. Manong kapuno na ito eh? May isa kapuno lang? Oh, tinan mo, isang puno lang ito. Pero ang lapad na nang inabot to. Oh, ang lapad-lapad na nang inabot ng kanyang baging. Ayan, taas-taas na. Kasi ang ginawa niyang balag na eh, yung tanim niya. Ayan. Malunggay. Ayan. May tanim din siyang rambutan dito kaya lang pinutol na ng barangay kasi umaabot na dun sa kuryente, sa live wire. Yan. Tatlo yung tanim niya dito na ano tawag dito? Rambutan. Kaya lang pinutulan ng barangay kasi aabot na sa ano. Umaabot na siya nga sa kuryente. Ayan. So ito lang yung buhay ng nanay ko dito. Dito na lang siya paikot-ikot. Minsan-minsan dinadalaw lang namin dito. Ayan. Itong terrace niya ay ililipat namin dun sa kabila kasi malapit na sa bangin. Ayan yung bangin, oh. Siguro mga 6 meters na lang eh sobrang nagla-landslide na sa baba. So itong terrace niya ay tatanggalin na namin to, puputulin dito sa taas. Ayan. At ililipat dun sa harap. Sa kabila. Ayun. Kaya lang hindi pa natatapos. Ito pala yung mga materialis niya, kadi-deliver kahapon. Ito naman yung semento. 50 bags na semento. Sinabunan muna dito. Tapos pa daw ng butuhan niya tama may gagawa. Ito. Ha? Itong tinayuan ng ano, extension dito ay garden niya to dati rin. Puro gulay ang tanim niya noon kaya lang dahil kailangan nang ilipat yung terrace kaya maliit na lang yung kanyang tinataniman dito. Ayan, oh. Dito sa kanyang bakod ay tinaniman niya ng ampalaya. Ayan. Hanggang dun sa dulo, puro ampalaya yan at saka sitaw. Ginawa niyang balag yung kanyang bakod na kawayan.
Ayan o. Kaninang umaga ay namitas kami dito ng inulam namin. Ayan, ginawa namin pakbet. Ayan. Ito yung variety ng ampalaya na ligaw. Ayan, maliliit lang ang kanyang bunga pero napakaganda ito sa mga may sakit na diabetes kasi sobrang pait nito. Ayan o. So kung kayo ay may mga sakit na diabetes ay pwede kayong magtanim nito. Ito yung tinatawag na cimarron o kaya ligaw na ampalaya. Ayan. Ito lang yung palibot ng kanyang bahay. Ayan, meron pang patani din dito. Ang dami rin bunga oh. Ayan. At meron din siyang papaya dito. Dito sa malapit ng kanyang poso ay meron siyang kamyas at saka papaya. Ayan o. Kaya malagong-malago ito kasi araw-araw nadidiligan kasi malapit lang sa poso. Ayan o, ang daming bunga o. Ayan. Dami-dami yung bunga. Ito yung loob ng kanyang garden. Meron ditong saluyot na dahon. Oh. Tingnan nyo. Daming saluyot na dahon. Oh. Ayan. May talong din siya. Ayan. May sili. Ayan. Ewan ko kung anong variety sili ito kasi bilog yung kanyang bunga. Oh. Dati ang tanim niyang sili dito ay yung mahahaba pero hindi maanghang, iniihaw. Ayan. Meron siyang mga okra dito. Kaya hindi siya bumibili ng gulay dito. Although may matanda na siya, may edad na at hindi na masyadong nakakapagtanim sa bukid. Dito, nagtatanim siya ng mga ilang puno para meron siya mapagkukunan ng libreng ulam niya. At saka, ang kagandahan nito, sariwa, organiko kasi hindi naman niya inisprayan ng mga chemical. At hindi rin sila nakabuno ng mga chemical na fertilizer. Yun nga lang, di pa tapos itong ano niya. Terrace niya. Yan pa lang. Ah, meron din pala yung may mahabang bunga dito. Si Ili. Oh. Yan. Dito naman sa kabila, dito sa pinakalikod ng kanyang bahay, ay may iba pa siyang tanim dito. Ito yung kanyang poso. Ayan. Dahil wala naman nawasa dito kasi nasa probinsya tayo. So, usually ganyan lagi ang lahat ng ginagamit ng tao dito. Dito sa baba, ang tanim niya dito ay ito sa likod ng kanyang kusina. Meron siyang mga sili dito bagong tanim. At saka meron siyang pipino dito. Ayan. Ayan o. Ito, mga sili, mga bagong. Nung unang bakasyon ko nung January ay ang nakatanim dito ay luya. Ang kapal na luya ito dati. Sa likod ng kanyang kusina. Pero naani na daw niya yung luya. Kaya ang ipinalit niya dito ay itong mga sili. Ayun, ang lalago o. Kasi yung tubig galing sa kanyang poso pag naglalabas siya ay dumediretso dito. Ayan. Ito pa yung kanyang tanim na isang pipino sa likod.
At saka ito yung kanyang upo. Ano, katabi ng kanyang kulungan ng kanyang baboy. Ayan o. Ang kapal. Ang taba, kaya lang wala pang bunga. Wala pa tayong nasisilip na bunga sa ilalim. Ito naman yung alaga niya mga baboy. Ayan o. Actually, lima ito nung pagdating ko nung Monday, lima ito. Kaya lang, ibinenta na ninyo nung isang araw yung dalawa. At medyo magandang presyo ng baboy dito sa amin ngayon dahil nakatapos lang ng peste ng baboy kaya kukunti lang yung may alaga. 240 per kilo ang live weight. So, meron pa siya natirang tatlo. So, ito na lang ang kanyang ginagawa. Parang ilibang na lang niya yung kanyang sarili dito. Nag-aalaga ng ilang piraso ng baboy. Nagtatanim ng mga sari-saring gulay. At nakakasurvive yung pang-araw-araw niyang pangangailangan o pang-araw-araw niyang konsumo sa gulay. Ayan. Tapos nag-aalaga rin siya ng mga ilang piraso ng manok. Oh, may papaya pa dyan, oh. Ha? Ayan pala yung nanay ko. Saan? Ayan, ana. Ay, natangka na yan, ah. Tangka na. Ano yung mabaling nga puro sa... Apay, biniiyo ata? Kaya ang may may kami, eh. Ayan yun, ah. Manong nga po niya? Ano? Ay, nikat na dito sa mento to yan. So, di papa ikat ko dito. Baka na balayan ti ulog ko. Nakilip ko. Okay, nikat na. Meron din kamote dito. Kung pangangailangan sa talbos araw-araw ay bastante ito. Ayan o. Ano ito eh? Sininlabuyo? Haan ito yung ito. Sa iro? Sa iro, oh. Ang lalago, oh. Tama-tama ito, pag nagkatay ng manok. Pag nagkatay ka ng manok, meron kang sili dito. At meron kang papaya doon, oh. Meron pa dito, ayun, laki-laki, ang daming bunga, oh. So ito lang ang kagandahan sa probinsya. Masipag ka lang, kaya hindi ka magugutom dito.